Bakit ba natin kailangan malaman yung CRS score? At ano bang application ang una niyang or saan natin makagagamit tong CRS score? Technically, lahat kayo, ang pangarap is makapag-immigrate sa Canada. When you say immigrate, ang ibig sabihin po nun is you wanna be a permanent resident of Canada, not temporary kung hindi permanent resident. Ano ba ibig sabihin ng permanent resident? Permanent resident means permanente kayong titira dito sa Canada. Hindi po to katulad ng iba na ang terminology nila is residency. Most likely maririnig nyo ito kapag ka Middle East. Pero pagka sinabing residency sa Middle East, ang ibig sabihin nun is working permit. Ang ibig sabihin lang nun is kapag ka hindi ka na employed sa employer na yon, then definitely kailangan mo maghanap ng ibang employer. Otherwise, kailangan mo bumalik ng Pilipinas to start all over again. Sa Canada, pag sinabi mo permanent resident, it's most similar sa term na green card ng Amerika. So meaning, kahit wala kang trabaho, kahit na anong gawin mo, may karapatan kang manirahan o mag-stay sa Canada. Kaya lahat ng mga tao, pinapangarap nila, ay kapag pupunta ako ng Canada, gusto ko maging immigrant, kagad. So, pinaka-famous na immigration pathway sa Canada ay ang express entry. From the word itself, express entry, ibig sabihin mabilisan yung application. However, ang express entry is pointing system. Ibig sabihin, pag mas mataas yung score mo, mas mataas yung chance na makakuha ka ng invitation to apply. Without the invitation to apply, then hindi ka pwedeng mag-proceed with your application. Doon papasok si CRS score. Kailangan mo munang malaman, ano ba talaga score ko? Kasi hindi po yan game of luck. Yung iba kasi, ang tingin nila, it's a raffle. Hindi po siya raffle. So kung mababa ang score mo, then automatic mag-i-stay yung profile mo with the system. So kailangan mo lumaban doon sa mga nag-a-apply para magkaroon ka ng chance na makakuha ng invitation to apply. So yun yung unang step na tuturo natin sa inyo is paano ba mag-compute ng CRS score. Ay, ang haba pala yung sinabi ko. Sorry po. Hindi nakakabol. Sorry. Akala ko, nasa ano na ako, nasa program itself. Okay. So eto, bali ang express entry, may iba't ibang factor na tinitingnan. Una is age, education, experience, adaptability o kung kayo ay may mga kapatid or magulang na nasa loob ng Canada. And the last option is yung job offer. So with the age, the younger you are, the higher the score. Pagka malapit ka na sa 45 years old, bumababa na to. Level of education, nababa na, na-breakdown to into two. Saan mo kinuha yung education mo? Sa loob ba ng Canada or sa labas ng Canada? If you have education on both, then mas maganda siya kasi mas tumataas yung score mo. Language exam, ang tinatanggap lang po ng Canada is IELTS or CELPIP. Minimum score na kailangan nyo is minimum of 6 per category. Hindi po siya overall score. So, ano mangyayari kapag ka mababa yung score? Hindi po siya tinatanggap ng system. So, hindi kayo makakapag-lodge na express entry profile. And with the work experience, mahahati na naman siya into two. Saan mo siya kinuha? Inside Canada or outside Canada? So, kung kayo ay married or in common law, pwede rin kayo mag-claim ng points for your spouse. Po pwede rin naman na hindi. Depende sa sitwasyon. Kasi kung parehas kayong skilled, then might as well claim for the points for the spouse. Pero in most cases kasi, especially with the Filipino, minsan hindi na sila nag-claim. Kasi kapag ka nag-claim ka ng education ng spouse, then definitely si spouse kailangan rin mag-ECA. Kung mag-claim ka ng kanyang English exam, then kailangan mong magkaroon or kailangan dalawa kayong mag-IELTS. Ngayon, depende yan kung paano mo lalaroin yung system.
yun yung ituturo natin sa namin sa inyo ngayon para at least alam mo kagad kung eto bang program na to is talagang para sa akin to. Kasi karamihan ng mga agency, lagi sinasabi kapag specially skilled ka na, oh, mag-apply ka ng express entry kasi ganyan, ganito, ganyan. Pero pag kinumpit mo naman yung score, mababa. So, ang mangyayari nun, mag-i-stay ka lang sa pool. Ngayon, the more na tumatagal ka sa pool, hindi yan tumataas, not unless may magbago sa scoring mo. Hindi bumababa ang score o yung points na kinukuha nila. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit hindi talaga siya posible na bumaba ng ganun kababa. Ayan. Ayan, ito po yung mga score. So, kapag ka ikaw ay nag-reach ng 45 and above, then the score will be 0. Kapag ka, syempre, nasa 18 years old ka, 90, 20 to 29, it's 100 points. Bakit? Kasi sa 2029, ito yung, kumbaga, ano te, fresh graduate ka, yan yung mga, kung tutuusin is, nag-gain ka ng work experience, mahaba ka pa sa retirement age. So, talagang, mataas yung kanyang score. Syempre, the more na lumalapit ka sa retiring age, then bumababa siya. And this is for the level of education. Syempre, kung ikaw ay may doctorate degree, then mas mataas siya. Bachelor's degree is 112. Ngayon, ano po ba susundin namin dito? Yung transcript of records po ba namin o yung ECE? Magbe-base na kayo dito when it comes with the ECE. Kasi yun na yung equivalent niya into Canadian immigration. Ngayon, in most cases kasi, nagma-minus 1 or nagma-minus 2 siya. Bakit? Kasi especially sa atin, yung mga kaidara natin, hindi na natin naabutan yung K-12 ng Pilipinas. So, since kailangan niya i-level up yung education natin, kaya nagki siya nagma-minus 1 or nagma-minus 2. Pero meron naman mga eskwelahan sa Pilipinas na nag-1:1 siya. Depende lang kung saan ka-graduate. Okay, and this is the for the language exam. So makikita mo kapag ka na-perfect mo yung CLB 9 or 10, mas mataas yung score mo kumpara mo sa CLB 6 or yung minimum score na 6, which is 8 points lang. Etong CLB 4 and 5, depende, pwede pa rin naman magamit to, pero not with the express entry. Pero pwede mo siyang gamitin into different immigration stream. Example is AIPP. Ang AIPP, ang requirement lang na English core is CLB4. So, ayan. Canadian work experience, then definitely kapag ka, the more na mas matagal ka sa Canada mag-work, then mas mataas yung score. Okay. So, let's start. Kuha na tayo, Jovi, ng ating pinaka-naunang viewer. Ay, pinaka-una si Veronica. Veronica, I'm going to grant a microphone access. Ayan. Veronica, pasok! Ayan, di ba? Hi, Veronica. Hello, Kap. Hello, Miss Amelia. Good evening. Hello po. Kamusta? Bali, medyo confused pa rin po ako. Parang ilang beses na ako nagtatry mag-compute dyan sa CRS tool. Pero hanggang ngayon, confused pa rin po ako. Paano po ba yun, yung nabanggit nyo nga, meron po akong ECA, which is 3 years po yung equivalent na bachelor's degree sa Pinas po graduate. Tapos, currently po, graduating na po ako ng 1-year certificate sa BVC and then planning to take post-diploma. Just in case, assuming po na graduate na ako nung same program dito sa Canada, ano po kayang magiging points po dun sa education? Sige, computing natin para at least magkaroon sila ng idea kapag ka ikaw ba ay mag-aaral sa Canada. Paano nga ba yung makakatulong? Para at least idea. Ano para sa mga nagpaplano din mag-aral dito sa Canada, at least you have an idea, ay, eto pala yung mangyayari sa CRS score kung ako mag-aaral sa loob ng Canada. Yes.
Actually, there's a reason kung bakit ka mag-aaral ng Canada. Siyempre, sa mahal, you have to maximize lahat ng immigration pathway na possible, eh, right? And one of the good thing about express entry, like I've said, kapag ka napupunan mo ng score, yung mga category na zero, mas malakas yung bentahin mo kumpara mo doon sa mga ibang kalaban mo doon sa pool. So, let's fight, Veronica, para at least mapakita rin natin sa kanila kung ano yung possible na maging score mo. Ano marital status mo? Married po. Married. So, for sure, hindi pa permanent resident si husband? Opo. Okay, then the answer is no. And for sure, gusto mong kasama si husband sa application? Maiwan. Kasama mo si husband dyan, pati ka. Ilan taong ka na ngayon? 32 po. Kailan ka magpa-33? Kata 32 ko po nung June. Okay, so June. Okay. The reason kung bakit ko tinatanong yung age, kasi minsan, a-up na siya ng 1 year for ng age. Halimbawa kasi iba, ang ginagawa nila is, for halimbawa, ngayon sila maglalunch ng application. Yes, they're already 32 years old. Pero ang kanilang birthday is in a matter of 4 weeks. So, pwede mo naman ang ibang yun. Or halimbawa, pagka nag-a-assume sila ng score, pero at the age of 32, yes, right now, oo. Kasi nga, yun yung edad mo ngayon. Pero kapag tinignan mo yung overall, minsan wala pa silang ECA, minsan wala pa silang English exam. And halimbawa, ang birthday nila is January. So, since nasa middle of December na tayo, I doubt na makukuha mo ang ECA in a matter of 14 days. So, kung sa presumption pa lang ng scoring, i-assume mo na 33 years old ka, parang ganun. So, ano ang lumabas? So, eto, what is your level of education? So, ang first is yung sa Pilipinas, which is 3 years. Have you earned Canadian degree, diploma, and certificate? Dito mo sasabihin yung yes, at dito mo iaano yung certificate na ginawa mo ngayon. Ginagawa mo ngayon when it comes with the Canadian institution. Mm-hmm. So, meron ka na bang English exam? Wala pa po. Okay. Just for this scoring itself, let's just assume na minimum score of 6. Do you have any other exam? Not applicable. In the last 10 years, how many skills? Ano na status mo ngayon? Still student or nasa postgraduate working permit ka na? Student po. Okay. So, since si Veronica ay currently student, yung kanyang part-time, hindi pwedeng i-claim under ng Canadian work experience. So, ang sagot dito is no. And, gano'n ka nakatagal na nag-work sa Pilipinas? Sa Pinas po, pagpalagay na 2 years, then sa UAE po is 5 years. Okay. Like, yung kanyang pag-breakdown ng kanyang work experience, if you can see doon sa breakdown naman ng immigration, it says 3 years or more. So, pagka pinlas mo yung experience ni Veronica, it's 8 years. Pero, in immigration, ang pwede mo na i-claim is 3 years or more. Parehas lang yung score niya. Like, 3 years or more. So, the certificate of qualification for Canadian province, territory, or federal body, ang sagot dito is no. As of now, si Veronica ay student. Not unless nabigyan ka ng nomination ng Alberta, which is, I believe, hindi ka pa qualified, right? Hindi pa po. So, do you have valid job offer supported by LMIA? I'm assuming it's a no, right? Wala pa po. Yes, wala pa po. They have a nomination certificate from a province or territory, then the answer is no. Kasama, may kapatid ka ba dito sa Canada? Wala mo kaming family dito. Okay. Si husband ba is magkiklaim ng kanyang education? Meron, nagpa-assess din po siya ng ECA niya. Ano lumabas na score?
4 years po, bachelor's. Okay. Ano ang work ni husband ngayon? Yung tito po sa Canada is nasa logistics po siya, parang dock master. Hindi ko po sure kung tama yung research ko sa NACB po siya. Ano ang pangalan ng kanyang position? Dock master. Sinerge ko po siya dyan, Miss Amelia, pero wala. Ang sabi po based dun sa research ko is minsan sa job description daw po tingnan. So pumapasok po siya sa logistics. Parang nagre-receive po sila ng mga mga materials, saka paano ba? Nandun yung job description niya sa hindi ko... Ito yung very crucial when it comes with the NOC. Kasi kapag ka hindi nyo alam kung ano yung tamang NOC, then hindi pwede siya maka-apekto dun sa total. May mga client ako from the past na they've got their ECA, their English exam, it's done. Kasi ang thinking nila, their skills is part of the skilled category ng Canada. Noong time na maglalag siya na ng profile, since it's a DIY, dun lang nila nalaman na hindi pala sila qualified. So, yun yung isa sa mga tricky. Pero, okay. Kasi ang logistics is under ng supply chain. Okay. Tingnan mo nga mabuti kung etong main duties na to is ginagawa niya sa work. Hindi po. More on parang po sila yung nagre-receive po ng mga parang delivery sa mall. Ito lang yung pinakamalapit sa kanyang job description. Meron po dyang may dalawa po ganyan. Ano yung hindi niya ginagawa? Yung forklift? Opo. Kung dalawa lang yung ginagawa niya dito, hindi pa rin siya akma doon sa doon sa NOC na to. So, kailangan mo hanapin kung saan siya mas malapit. Pero kung ito yung kanina kasi NOC na pinakita ko sa iyo, kung yun yung ginagawa niya, skilled category siya. Pero kung may dalawa dito na yun yung ginagawa niya, then papasok siya ng NOCC. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-claim ng kanyang work experience dito sa express entry. It's very clear on the instruction na ang sabi dito, in the last 10 years, kung ano yung taon na nagtrabaho siya under ng skilled work experience in Canada. So it must have been paid full-time and in one or more NOC 0, A and B. So kung mas mababa pa siya dito or kung ito yung position na gagamitin mo is NOCC, then definitely hindi siya makakatulong. So kapag ganyan yung sitwasyon, says no, magte-take ba ng English exam si husband o meron na? Plano pa lang po namin baka po next year. Okay. For now, not applicable muna natin para makita mo muna kung ano yung mga possible or kung ano yung possible score as of now para dun ka mag-base kung kailangan pa ba niya talagang mag-English exam or paano ba yung ibang pathway. So, let's check. So, with the score, it's 337. Reason being kung ano yung mga zero, it's because of Canadian work experience mo kasi hindi ka pa pwede mag-claim ng work experience in Canada. Si spouse, nag-claim tayo ng education pero hindi natin tin-claim yung kanyang English exam dahil wala pa naman. Same with the work experience kasi wala pa siya sa skilled category. So, and here are the points na malaki sana makatulong pero as of now, wala pa. Pero you can see, nag-claim ka na ng study in Canada. So, yung job offer, nomination, sitting in Canada, then it's all zero. So, it's gonna go with 337. It sounds very low, especially when it comes with the
federal skilled worker. So, at least alam mo na ngayon na kapag ito yung mangyayari, ito lang yung possible score. So, ano ang po pwede natin gawin para at least tumaas yung score? Taasan ng English exam, malaki epekto nito. If I'm gonna assume na ang makukuha mo English exam is pinakamataas, the score will gonna go to 438. Ganun siya kataas kung makikita mo. Eh, paano kung magkiklaim pa ako ng English exam ni husband? Let's say ang score ni husband is minimum of 6. Then the score will gonna go for 450. So, ang lowest score is 475. With the score of 450, kahit papano, nakakalaban ka na ng tama. Ano yung possible na po pwedeng mangyari by the time na mag-apply ka? That time, most likely, baka tapos ka na sa one-year work experience mo sa Canada. So, kung tapos ka na doon, eh, di tataasan na natin ang iyong work experience. So, work experience in Canada, 1 year. Si husband, let's say, oh, sige, ikaw muna. Then, tataas siya ng 498. Eh, si husband nandito rin sa Canada. Nag-work din siya kasi hindi naka-open work permit siya. So, kung makakakuha din siya ng 1 year na work experience, ano lalabas? 503. With 503, then you're gonna get an invitation to apply for sure.